What's up sa inyo mga katropa? And welcome sa ating bagong usapang good vibes. Have you ever experienced being disappointed on something? Yung tipong you're doing something na gusto mo pero it turns out iba yung nagawa mo, or maybe may trabahong gustong gusto ka kaso to the point na ang binigay sa yung trabaho hindi yun para sa iyo. May mga ganun bang instances na nangyari sa inyo na ganun yung outcome? Diba? I remember I watched a video. I don't know kung makikita ko pa siya ulit. Pero that video parang may ginagawa siya and he's expecting na maganda, okay. Diba? He's seeking to be perfect. Kaso, nangyari, nung nakita niya yung finished product, bad trip siya. Kasi, parang nasira. Pero, after some time, He learned to appreciate what he did. Kahit sabihin na natin nasira, nagkaroon ng defect, pero still, ginawa niya, made the most out of it. Diba? Ginawa pa rin niya. And it turns out, mas mukhang naging maganda yung outcome. There's a point in our lives na may mga dumalating na ganyan. Disappointments, mga natin yung nakasama. That's like what happened back in Jerusalem. They know na may dadating na magliligtas sa Jerusalem that time. Because, syempre, nawala na si David that time. They're expecting someone will come and continue kung ano yung ginawa ni David that time. And we all know that, syempre, David is a brilliant soldier, he's a good soldier, he's a strong soldier, he's a songwriter, he's a king. So, they're expecting of something, or they're expecting of someone na magiging kagaya ni David. Pero it turns out, the Messiah na hinihintay nila ay hindi kagaya ni David. So, that time, when Jesus arrived, everyone are so parang ang taas ng expectation nila kay Jesus that he will do something na kagaya ng ginawa ni David. Pero hindi, diba? They got disappointed. Yung in-expect nilang papatay sa mga Roman intruders, hindi nangyari. But instead, yung pumunta si Jesus sa temple, kita niya daming daming tao, daming nagbebenta, mga money changers. So, what happened? Galit si Jesus. Ginawa niya, nag-aalis niya. Sinabi niya, wag daw gawing basura or wag daw sa laulain. Tama ba word? Parang sabi niya, this is my father's temple. Bakit ginaganto niyo? Then, here comes the Israel leader. He's expecting more. Nagkataon, parang sinabi nila, hindi naman ito yung leader.
naman ito yung Messiah na ina, hindi naman ito yung Messiah na inaabangan natin. So what they did, pinako nila si Jesus, di ba? They asked for the help of the Roman executioners to help them. Instead of stopping them, instead of saving himself, he never said anything. He never did say or hindi siya nagsalita sa kanila. Never siya nagsabi, no, hindi! Diba? Tinanggap niya yun. Tinanggap niya yun yung ginawa sa kanya. Hayaan niya na mapayasa sa mga ng tao. Pero in the end, sakala nila na-realize na he was the Messiah when he was resurrected. Sakala din nila nalaman na he was the son of David. Kailangan pang umantong sa pagkakataon na gano'n, no? Na hintayin mo muna mawala yung isang tao para malaman mo na importante siya sa buhay. Hayaan pa natin mawala yung isang bagay na alam pala natin na useful pala sila sa atin. Just like what happened to Jesus. He was being executed and then he was resurrected. And then, he defeated all of the enemies of Israel. And not only that, he saved us and he loves us. He saved us from our sin. Ginawa niya, tinalo niya lahat ng mga kalaban ng Israel through love. Sabi nga, di ba? Love your enemies. Nakakaliw kasi in our lives nangyayari yan sa atin na you're being disappointed on something, you get disappointed on someone, and then we realize he's a part of your life, he's a part of you. Sometimes late na natin na-realize na we're expecting on something, pero our expectation pala eh hindi okay, pero may dadating na mas maganda. We keep on thinking na gusto natin yung expectation natin, pero hindi natin naiisip na baka may mas magandang may mas maganda palang dadating, diba? We need to admit to ourselves na sometimes, yung gusto natin, talagang hindi mangyayari. Some of us will expect na gusto ko magkaroon ng boyfriend. Gusto ko ganito yung expectation mo. Gusto ko ganito. But, minsan, yung dumadating, hindi naman yun yung expect mo eh. Diba? Pero, yun na yung binigay sa'yo. Kaso tinatanggihan mo. And he's better para sa'yo. Kaso ayaw mo. Kasi it's not your expectation. Di ba? Hindi sa'yo yung expectation mo. Bakit mo siya tatanggap eh? We often get confused on that. Sometimes we need to trust him sa mga ganyang bagay. Hindi yan binibigay sa atin kasi trip niya. Binibigay sa atin kasi yan ang para sa atin. Anyway, I don't know kung may na-part ako sa inyo today. I'm just enjoying the view. So again, kita-kitsa lang sa susunod na usapang goodbye. Okay?
Bye. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus is Lord.